darating ang araw, kanilang iiwanan ang mundo ito, puno ng kaguluhan. Lumilipas ang araw patungo sa kawalan. Huwag mo nang hayaan, ikaw ay kanyang maiwanan. Si Jesus ang kasagutan, siya lamang ang kailangan. Nung ni Sister Yoli, tanong ko ulit, sino daw ang ating sugo? Ayan. Tayo po ay walang sinasabing huling sugo. Apo. Pag sinabing sugo, si Apostol Pablo hindi po siya ang huling apostol. Hindi po siya ang huling sugo. Opo. Sa katunayan, sa panahon ni Elijah, sa panahon ni Apostol Pablo, nagsugo pa rin naman si Apostol Pablo. Kaya hindi totoo na si Apostol Pablo ang huling sugo. O sabihin na natin, huling apostol. Wala pong ganun sa Biblia. Sa katunayan, may pag-uutos pa rin si Kristo. Sabi niya sa panalangin niya sa 17:1. Panginoon, sabi niya, Ama, sinusugo ko sila gaya ng pagkakasugo mo sa akin. Hindi lamang sila ang sinusugo ko, kundi ang mga sumampalataya sa iyo. Ibig sabihin ni lahat ng sasampalataya sa ating Panginoon, may karapatang ay sugo. Sino ang magsusugo? Kung saan siya kaanib na iglesia? Ako po, bilang kaanib ng ating iglesia, inatasan ako ngayon ng ating iglesia na ako ay mangaral. Inaaprubahan po yan ng Biblia kasi bahagi po ko ng iglesia, bahagi po ko ng membro, kaya po tayo ay kabilang sa tinasabing inutusan. Ngayon, as mas maganda sigurong dagdagan natin, paano natin malalaman yung tunay na sugo? Ayan, dito tayo sa sugo. Sabi ng Bible, ito po, hanapin ninyo sa mga pare. Ito ang sabi sa magandang balita, Biblia, o kaya naman dito sa, dito na, babasahin ko ito. Ayan, sa aklat po ng Malakay 2:7, dito po sa angsalin magandang balita, Biblia. Kasi ang tanong yan, sino ang ating sugo? Abay, marami tayong sugo. Oo, ibig sabihin niyang inutusan. O sino nag-utos? Doon yung iglesia kung saan kakaanib. O kasi yung iglesia na po ang inutusan . 3 gist ng aklat ng Epeso. Saka ng Apokalipsis 14. Sino ba yan? Yung tatlong sinugong anghel. O may dalang mabuting balita. Matakot kayo sa Diyos. Magbigay walati sa Kanya. Dumating na ang panahon ng Kanyang paggatol. Magsisamba kayo sa Diyos na lumalang ng langit lupa. Yan po ang huling sugo. Di ba? Yan po ang tunay na sugo. O hindi po yung sinasabi ni Brother Adrian na bisugo, sugu-suguan, hindi po yun. O, di ba? Ito po, Malakay 2:7. Ano ang sabi rito? Ito babasahin ko, magandang balita, Biblia. Tungkulin ang mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyariang si Yahweh. Ito'y binabasa ko, magandang balita, Biblia. Saserdote ang nakalagay. Sa bago, doon sa salitang, ang bagong ang Biblia, ay pare ang nakalagay. Ang ibig sabihin ni Propeta Malakay, ang tunay na sugo, ay itanong mo sa mga pare, itanong mo sa mga saserdote, magtanong ka sa mga mangangaral, tungkol sa kautusan sa kanyang bibig. Hahanapin mo ang kautusan sa kanyang bibig sapagkat siya ang sugo ng Diyos. Ngayon,
Kung may mga sugo na nagsasabing sila ang sugo, ay ang tungkulin natin ay hanapin sa kanyang bibig ang kautusan ng Diyos. Pag sinabi ng sugo ay hindi na kailangan sundin ang Sabat, ay ibang sugo yan. Pag sinabi ninyo doon sa sugo, kailangan bang sundin ang Ten Commandments? Pag sinabi ng sugo, ay para lamang yan sa Israel, para lang yan sa Hudyo, ay hindi yan tunay na sugo, Sister Yoli. Oh, kaya yun po ang isa sa requirements, isa sa pagsusuri, na hanapin ninyo sa bibig ng pari ang kautusan ng Diyos sapagkat siya ang sugo ng Diyos. Pagka narinig nyo sa isang sugo, ano ba ang tamang pangilin? Halimbawa yung Lord's Day, yung bang Linggo o Sabado? Pag sinabi ng sugo, ay hindi Sabado, Linggo ang Lord's Day. Ay hindi po yan tunay na sugo, Sister Yoli. Oh, di ba? Yan po muna ang sagot natin. Kaya sinasabi natin, this is the day that the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. Yan po ay Sabado, hindi po unang araw. Ayan. Jesus lover of my soul, in this world we behold, Jesus, Jesus.